Magandang araw po sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi. Ito po ay isang continuation lang nung last video natin on division basics with some additional guides on possible scenarios pagdating sa mga maaaring itanong sa mga tests or exercises ng ating mga batang mag-aaral. Magbanggit na din tayo ng konti tungkol sa mga fractions. As we mentioned before in division, a number is divided by another number to get the answer. Ang mga numbers na ito ay dividend and divisor kung tawagin. Isang posibleng tanong sa mga students natin ay kung paanong maisusulat ang isang division equation na para ito ay maging isang fraction. How to express the following division equations into their respective fraction forms. At sinabi natin noong nakaraan na ang dividend ay nasa itaas ng division slash at ang divisor naman ay nasa ibaba ng division slash. At katulad sa mga halimbawa natin ito, sa mga fraction forms po ay tinatawag ang top number o ang numerong nasa itaas as the numerator. At ang bottom number o ang numerong nasa ibaba bilang denominator. At ang mga numerong numerator at denominator po na ito ang makikita natin sa isang fraction. So let's try some number exercises with these division equations and express the following into fraction forms. Sa mga ganitong test instructions, importanteng alam natin kung alin ang numerator at denominator positions sa fraction form. Gaya ng sinabi natin dati, ang dividend ang nasa itaas ng division slash. Kaya ang mga numbers 7, 1, 2, at 3 sa mga halimbawa natin ay ang mga magsisilbing numerators ng fraction. Samantalang ang divisor naman ang nasa ibaba ng division slash. Kaya ang mga numbers 8, 9, 5, at 6 sa ating mga halimbawa ay ang mga magsisilbing denominators ng fractions. Together, the numerator and denominator make up the components of a fraction. Isang posibleng question may come in the form of a given division equation, and the student is being asked to express them into fraction forms. O kaya naman po ay pwedeng given ang fraction form and the student is being asked to fill in the blanks for the division equation. Or pwede din itanong na for a given division equation, ano dito ang dividend, divisor, numerator, or denominator? Ilan lang po yan sa mga pwedeng basic division items na pwedeng maitanong sa ating mga batang mag-aaral. Kaya anuman po sa mga paraan na ito ang gagamitin, mahalaga po na tama ang posisyon ng mga numerong dividend and divisor. Pati na din po ang numerator at denominator. Dahil pag nabaliktad po ang mga ito, ay malamang na iba na po ang lalabas na sagot natin dito. Maliban na lang po kung pareho ang dividend at divisor or pareho ang numerator at denominator, na kung saan ang lalabas na kasagutan ay laging 1. Kung nakatulong po at nagustuhan nyo itong video na ito, please don't forget to like, share, subscribe, hit the notification bell, and comment down below. Always keep safe and healthy, mga katripsters. God bless always.